Ito sir, sa pamamatanong nila, kailangan ba ito ng lisensya? Okay po. Yung ganitong unit, mas maganda kung may lisensya sir. Ibig sabihin kasi, well experienced na driver ka na po pag ganun. Pero as per LTO po, sa lumabas po ng memo po, 50 kilometers above po ang kailangan i-registro sa lisensya. Ito po ba? Itong modelo sir, pumapasok lang po sa kategory ng 35 kilometers to 40 kilometers. So hindi na kailangan? Yes po, tama po. Pero mas maganda may driver's license? May driver's license. Pang motor? Nasa bike lane po tayo, sumusunod sa traffic rules po. Yan. Tsaka safety, yung mga helmet. Yun mga solid, nandito naman tayo sa pinagpalang araw. Ngayon nandito tayo sa K-Night, sa Marikina, sa JP Rizal. Silipin natin yung mga e-bike nila, tsaka tri-bike. Nga pala mga solid ha, kung hindi pa kayo nakasubscribe tsaka follow sa ating Facebook and YouTube, please follow and subscribe. Papindot na rin po nung notification bell, libre naman po yan, para updated kayo sa ating YouTube channel. At palike na rin ang ating video kasi yung like nyo, malaking tulong na yun sa ating YouTube channel. Samahan nyo na ako dito po sa K-Night Marikina e-bike. Let's go! Nga mga solid, K-Night e-bike dito sa Marikina, JP Rizal. Dito na ipapuntang Ilog. Hi, good morning. Ako nga pala si Kim, so ako yung area manager ng K-Night e-bike. So dito sa video na to, papakita namin kung ano yung mga available units ng K-Night. At the same time, ipipresente namin kung ano yung mga specs ng unit natin. So para mas magkaroon kayo ng idea kung paano makapili ng mas magagandang e-bike. Contact number po. Contact number, meron tayong 0956-625-4989. Pwede nyo directly number ko yun. Tapos meron din sa service department, 0917-591-7188. Facebook page po nila na ito. Actually, pag tinipe mo yung K-Night e-bike, maraming pages. Lalabas. Kasi lahat naman ng mga staff natin may mga sarili-sariling page. So, K-Night e-bike Marikina, K-Night e-bike Pasig, iba-iba, marami. Pero parehas lang yun. Basta K-Night e-bike, lalabas naman yun. Ano oras po ay nabubukas? Ang normal operation namin is 8:30 a.m. to 6 p.m. Open po kami daily. Holiday lang po lang sasara, pero definitely kung may delivery, nag-deliver talaga kami. Nag-deliver din po kayo nationwide? Sa ngayon, within Metro Manila, much preferably, pero nagka-cargo rin kami kapag kaya na. Pag Visayas, Mindanao, no? Yes, nagka-cargo rin naman tayo dyan. Basta customers tayo dyan. Kontakin nyo lang po sila. Tapos meron din po kayo service center. Tama po. Yan. Yung service center natin, kung ano rin yung branch, pero may Marikina warehouse din tayo, located sa may Santo Niño, sa may Sapa, malapit. Ano po ipapakita natin pa ngayon? So, ito po, itong unit na to, ito sa mga best-selling units po natin. Ito yung K3, kinatawag natin K-Night e-bike K3. So can see dito sa model na to, meron na siya, naka-digital panel na rin siya. Digital indicator, speedometer, and odometer. Meron din siyang battery level, so mamonitor mo naman, if ever na malulobot na, or pang tumatakbo pa. Logos ng headlight. Same time, meron din siya logo ng signal lights. Ayan. So, ang signal lights niya is sarap at likod to make you visible. LED. Yes. Tapos po. May high-end low po ba yan? Wala. Itong model natin ito, since entry level siya, so on and off lang siya. Pero naka-projector type headlight na po siya. Ano sabihin projector lights? Ito po, yung design po kasi ng headlight niya, normally kasi halogen. Pero ito, naka-projector. So, mas precise yung ilaw niya pag nakatutok sa kalsada. Tapos may reverse. Yes po. Ito, drive in reverse, forward in reverse po yun. So, hindi naman kayo malilito kasi yan na yun, D saka R, reverse. May tunog din po yun. Para hindi malito. Tama po. Ito, nasa baba naman po, yung tinatawag natin speed selector. 1, 2, 3. Ito yung pinakamabilis, 1 naman yung pinakamatipid. Tapos ano po ito? Naka-disc brake? Or tama po. Brake fluid? Brake fluid ng motor. Ng motor, parang ganun din po. Brake fluid kasi yung harap niya po, naka-disc brake na po. Disc brake na. Okay, naka-disc brake na po siya. Sa likod naman po, naka-dual drum brake po tayo. Halwag kanan po yun. Ano ito, mga tubeless na? Tubeless po, tama sir. Harap at likod po yun, tubeless na. Anong size ng gulo? 3x10 sir. 3? Digis? Yes po, digis. Ang brake po natin yan. Kinaganda ng modelo na to, naka-promo siya ng 39,000 na lang. So, 39,000? Yes, tama po. Compared to others, mas mura po yung modelo na po natin na to. Pag-cash po ba mas mura? Actually, discounted price na po yung binigay ko sa inyo. Kasi normally, yung price talaga nito is 45,000 po. Eh, ano po yung ano nito, yung may installment po ba? Yes po. Si Home Credit, si K-Night e-bike is nag-offer po siya ng home credit, installment via home credit. Meron din po siya, pwede rin under credit card din po. Nagbigay credit yes card po. Din po. Tapos yung cash po natin. Yung process po nito, yung home credit, ilang oras lang?
Actually, hindi na po oras eh. Minuto lang minuto po. Lang. Ganun po kabilis ngayon si Home Credit as long as naka-ready po yung ID natin. Si Home Credit kasi isang ID na lang po yung kailangan. Ah, valid, so, valid ID. ID lang po talaga. Eh, magkano lang po ang i-down? Pinakamurang i-down? Magkano? Normally, range nas- lang para range ideal is nasa lang 10,000 po. Okay, ang entry level or 12,000, nasa ano po yun. Tapos ang pinaka-maximum naman normally nasa 25,000 po. Yan. Average. Okay, tapos ito naman, removable battery, sir. Tama po, detachable po. Sige po. Ano ba ito? Lithium or? Yung battery natin ginagamit sa Kinet e-bike po is tinatawag na lead acid or SLA. Sealed lead acid po. Okay. So yun po. Yung battery nyo po nandito po sa ilalim. So yan, silyado naman po siya. May battery box na rin po siya sa loob. So ito po, pwede siyang tanggalin. If ever, actually pwede na kayo mag-charge dito sa unit na to. Nandito yung charging hole po sa ilalim. Ang charging port. Pakita lang po natin. Ito po. Yeah. Ito yung charging hole niya kung gusto niyo po dyan na po mismo mag-charge. Pero, yan ang ganda po kasi nito. Kung gusto niyo po ipasok sa bahay po ninyo yung battery po natin, detachable din po siya. I-unplug nyo lang po dito. Pwede rin mag-charge dyan. Yes po. Ayan. I-unplug lang po natin dito. Pwede na po natin ilabas po. Papakita natin, sir. Sige po. May kabigatan, no? Opo. Ayan po. Ayan. So pwede natin siyang buhatin. Yun ang kinaganda, pwedeng ano. Oo. Kung gusto pong buhatin po natin sa loob ng bahay. Para ma-monitor, no? Ayan po. Tapos ang port, dito. Ayan po. Ito sir, marami nagtatanong, pwede ba ito sa ulan? Good question, sir. Actually, since electric po siya, so hanggat maaari po, maiwasan po natin talaga mabasa. Pero kagaya sir ng motor sa e-bike po, pwede po siyang maulanan. Huwag lang mabaha. Matalsikan or huwag lang po talaga mabababad sa baha po. Yung mga motor, controller, yan po. Ito sir, sa pa mga tanong nila, kailangan ba ito ng lisensya? Okay po. Yung ganitong unit, mas maganda kung may lisensya sir. Ibig sabihin kasi well experienced na driver ka na po pag ganun. Pero as per LTU po, sa lumabas po ng memo po, 50 kilometers above po ang kailangan i-registro sa lisensya. Ito po ba? Itong modelo sir, pumapasok lang po sa kategory ng 35 kilometers to 40 kilometers. So hindi na kailangan? Yes po, tama po. Pero mas maganda may driver's license? May driver's license. Pang motor? Nasa bike lane po tayo, sumusunod sa traffic rules po. Yan. Tsaka safety, yung mga helmet. Ito po, sa likod. May differential motor po siya, ito yung pinaka-motor po natin. So kagaya po ng typical na motor po, kini-change oil din po siya sir. Ayan, may drain din anong po siya. Anong lens yan? 2T or 4 stroke? Pwede bang bakitin yung brand sir? Ah, sige. Yama Lube sir. Yama Lube 100ml, mga ganito kalalaki. Ano yung 4 stroke? Oh, basta oil lang siya. Motor gear oil po. Ah, yun. Motor gear oil. Motor gear oil po. Ayun. Parang sa mga motor lang din po sir. Tuwing kailan nag-change oil para may idea sila? Depende sir sa kung saan ginagamit po eh. Pero pag family use or personal use po, nasa 6 months po yun sir. 6 months change pag oil. Pag business use naman po, let's say kung gamit na gamit po talaga siya, 3 months po. Eh paano ko napabayaan na ano na po, naubos na yung oil? Ano yun? Yung ano naman natin sir, motor, hindi naman siya agad-agad na di-drain. So, ay, agad. Kailangan lang talaga ma-maintain natin as much as possible po. Okay. 6 months po na ano. Meron naman kayong service dito, no? Pwedeng, yes po. Kumbaga may tune-up, ganun. Tama po. Magkano naman? May idea sila. Actually, naka-ano po tayo, naka-lifetime service po tayo. Pag nakabili dito? Opo, pag nakabili po dito. All you have to do is to bring the unit dito po sa store po namin, tapos free po yung labor po nun. Labor, pero bumili na sila ng langis. Oo. Pero meron kayong tinitinda meron dito? Meron po. Meron, sir. Mga magkano naman? 85 to 100 pesos yeah. Po, depende sa brand po. Ilang ml po ang ano nun? 100 ml po. Yung gano'n. Mauubos na yun dito? Opo, sakto lang po yun. Okay. Sige. Tapos naka-ano siya, may basket na, bakal. Tapos ito na rin mo ba ito? Yes sir. Pakita ko po, ito sir, child seat. Ayan. So ayan. Adjust naman po siya. Ito po, iikutin nyo lang sir para ma-flatten. Tapos may lever po sa ilalim, po forward lang po natin. Yun. May lang. Tapos may basket na rin po sir sa likod. Mga pinamili, no? Pwede. Ayan po. Ideal, pamamalengke po. Tapos, meron siya foot brake, no? Tama po. Yung preno niya sir, sa harap is disc brake, sa harap ng, sa likod naman po, meron po siyang foot brake, saka ito po. Preno, for case of emergency. Tama po. Dalawang gulong kasi yun sir. Ano mga available yung kulay? For this unit po, meron tayong ito, blue po, meron din po tayong black, meron din po tayong white and red po. Same price lang po lahat sila, di ba? Tama po. Tapos, keyless. Tama sir, kasi may remote din po tayo. Sige nga sir. May anti-temp pa yan? Ang tawag actually dito anti-temp alarm po. Try natin sir ha, kakabit po natin. Yan, ganyan din po ang pagkabit ng battery. Sasalpak nyo muna po. Tapos sasalpak po natin.
Tapos lalagay na yung plug, power cord. Ang ano naman ito sir, gano'ng katagal sinacharge? Yeah, sige sir. Good question po. Yung ganitong unit natin sir, sinacharge po sa sir ng 6 to 8 hours. So, tapos may gauge naman dito eh. No? Tama sir, to monitor po. Pero ang pinaganda kasi nun sir, 8 hours. Ang question kasi doon is bakit matagal? Oh, yung kasi talaga yung normal charging po natin. Pero ang kinaganda po kasi noon, ang electricity consumption niya po is nasa 10 to 13 pesos lang po. So, ganun siya katipid. 1 kilowatt per hour po, yung full charge na po yun. Ganun na yun. Sige, sir. Tapos ilang watts po ito, sir? Yung ganitong modelo, sir, ang watts, motor watts po natin is 600 watts. 600 watts. So, ideal na siya, sir, sa mga pahon. Kaya niyo po umakyat ng around 25 to 35 degree inclination. Eh, yung volt? Battery voltage natin, sir, is 48 volts, 20 ampere po. Ayun sir, i-demo natin sa remote sir, tinatawag natin, yung feedlot po is tinatawag natin, keyless ignition po. Pag pinress nyo po sa sir ng twice, ayan, pag on po sir yung unit automatically, so kahit nasa busan po siya, pwede na po siyang tumakbo po agad. Kanina sir, nabanggit po yung anti-theft alarm, pag pinress nyo po itong lock button po, at after 3 seconds po, hold. Yes po, mag-engage sir yung alarm niya, kaya nyo, nagalaw po siya, tutunog po siya, at the same time, maglalock din po yung gulong. So hindi talaga ma-ano. Apo. Okay sir, yun lang may mga features sir ng anti-theft alarm. Pero kaya niyang mag-start no? Kahit nasa ano kanina doon? Yes po. Kahit nasa bulsa po. Parang kotse lang din sir. Tapos dual duplicate din. Ah, duplicate sir. May spare key po tayo. Spare key sa compartment, sa ignition. Itong unit na to sir is tinatawag po natin na K9 E-Bike K6. So isa to sa mga top of the line unit. Bakit po? Dahil sa compact po na specs. Kompleto na po to. Actually, kung titingnan nyo pa lang po, yan, naka-digital indicator na po siya. Makikita nyo yung battery voltage, speedometer, odometer, battery level po. Tapos, naka-disc brake na rin siya, sir. Harap at likod po. Yan. So, for safety, yes po. So, for safety purposes, mas safe po ito. Tapos, kasama na po ito? Kasama na, sir. Meron po siyang cellphone holder. Charging. Meron din po siyang USB port. Dito po, pag mag-charge kayo yung cellphone, pwede rin po dito. Tapos at the same time, meron din po siyang Bluetooth speaker po. Ah, may ano ha? Yan yung mga previous natin sir, meron na siyang Bluetooth speaker, meron na rin po siyang mini fan. Yun. So, komportable po kayo sa pagbiyahe po. Yun o, lakas o. Malakas po yan. Ito sir, may libreng tapal. Trapal. Sama rin sir sa package po. Yung trapal natin sir is wrap around. So, kahit umuulan po, hindi kayo mapapasa hanggang harap po yan sa kalikot. Wrap around po yun. Ilan namang watts po ito? Yung ganitong modelo sir, differential motor 650 watts po. 650 watts? Yes po. Ito kailangan din po ba ng lisensya? Hindi pa rin sir, kasi actually parehas lang sila na speed po nitong isa. 35 to 40 kilometers per hour po. Naka-automatic wiper na rin po ito sir. Yung naganda pa nun sir, meron na rin siyang crown lights po. Anong crown lights? Ito po. Yung ganyan sir. Ito? Yan. Nasaan ka? Kasama na yan. LED. Opo, LED. Roof mounted LED light. Saan switch niyan, boss? Dito lang din sa gilid, sa taas. Kasama yan, sir. Kasabay po ng headlight po natin. Ah, ayos yan. Talagang malakas ang ilaw. Malakas yung ilaw po. Kahit sa gabi. LED na rin yan, sir. Ito, sir, may ilaw din to. Tama po. Ito po yung signal light niya. Tama po. Dalawa yan, sir, actually. Okay, tapos yung busina. Testing ang busina. Malakas. Dual horn, sir. Dual horn. Okay. Ito naman yung susi niya. Opo, ganun din, may sir. May anti-theft din. May anti-theft alarm, keyless ignition po. Ito naman sir, magkano? Yung ganitong modelo sir, naka-promo po siya ng 53,000 po. Originally sir is 59,000 yung ganitong modelo. Kasama rin siya sa installment. Apo, kasama rin po. Parang trapal, LED po, minifan. Tapos sir, ito naman, pakita naman ako ng compartment. Sige sir, actually malubog po yung compartment. Ilang seater to sir? 3-seater to sir, isa sa harap, dalawa po sa likod. Ang load capacity po natin sir is nagre-range siyang 200 to 250 kilograms kasi meron po siyang rear shock po. So, komportable po yung bus. Ano po ang available ng kulay, sir? For this unit po, meron tayo yung bagong labas po nating kulay. Pinatawag po natin na yan yung blue natin, sir. Saka yung violet gray po. Same green po. Price lang. Same price. Meron din tayong red nito, sir. Puti, saka black. Ito naman. Ito, laki ng compartment. Malubag po. Bukod dun, sir, sa ample space po ng compartment po natin, meron din po siyang basket po sa likod. So, yung pang-grocery, pamalengke. Tama po. Sumaluwag. So, pag naglagay tayo dito, sir, pwede rin po natin isara para upuan po. Bukod pa po dito sa leg. Tapos ito naman yung battery niya. Tama po. Battery compartment, sir. Safe na safe po yung battery. Removable battery rin po ba? Tama po. May charging hole po tayo dito, sir. Tulad kanina rin. Tulad po kanina.
Pero may battery ring po tayo dito. Removable din po siya. Ayun. Ayun po. So save po yung battery po ninyo kasi may compartment po kung iwalay. Ano naman po battery nito? Ang battery nito sir is 60 volts, 20 ampere na lead acid type. Ayan, lead acid. Or SLA po. Yung ganitong modelo sir, 53,000 po, promo price po yun. Yun na yun, pinasagad na nila. Yes po sir. Nasaan na yun sir? Ah, yung charging. Charge po natin to sir. Ito sir, pag in case naman, meron naman kayo mga parts na ito. Ayan sir, tama po kasi yung unit natin sir is imported po. Tumutuloy po sir sa warehouse po natin. So ito na siya inassemble. So lahat po ng parts po natin available. Ayun, huwag na sila mangamba. Oo sir. So ito naman modelo na to sir is tinatawag natin K9 e-bike K7 version 2. Okay, so unlike po kasi dun sa version 1, mas upgraded po ito. Sige, so, ano pong panel nito? Yeah. Sige po, pakita po natin. Yan, naka-digital indicator na po siya, sir. Yeah. Naka-digital indicator po siya, sir. Kaparas po ng kanina, meron po siyang speedometer, odometer po, trip. The same time, meron din po siyang battery level po dito. Tapos, meron ding battery charger din. Yes po. Ito po, USB port po. Tapos may mga busina rin siya, sir. Bluetooth po. Ito yung mga switch po natin, sir. May kasi speaker? Yes po, may Bluetooth na rin po kasi tayo dyan. Tapos na-adjust naman ito, pwede pa ba? Apo. Meron na rin po siyang disc brake sir sa harap. Sa likod naman po is drum brake. Ganun din po. May foot brake din. Tama po, may foot brake po ulit. Ito sir, ano naman to? Yung wiper. Automatic wiper po sir. Malakas po yung automatic wiper natin. Ito sir, fiber. Tama po, fiberglass sir. Tapos po, meron na rin siya sir, handbrake for safety purposes po. Handbrake. Busina, signal lights, headlights, may hazard na rin po. Hazard. Pwede natin ipakita sir. Ayun. Ayan. Signal lights natin sir makita. Or yung turning signal makita nyo. Ito naman sir, may high end look ito. Ito sir. Tama po. Ang lakas sir. Yun. Yung previous din doon sa kabila. Kaparehas lang din po. Roof mounted LED lights po. Ayan sir. Ito sir, may high end look. Nakapix na po sa center. On ito po. May daytime running light po siya. Ayan. Yung busina. Malakas din naman po, maririnig kayo sir kahit nasa kalsada po. Ganun din sir, yung battery po natin is 60 volts, 20 ampere for this unit po. So nag-average siya ng around 40 to 50 kilometers po yung isang takbuhan kaya nyo pong ganun. Distance full charge po yun. Eh yung watts po nito? Wattage po is upgraded na rin siya, 650 watts po. So ganun din, kaya yung umahon sir mga 25 to 35 degree po. Tapos meron din trapal? Kasama na sir. Wrap around din po ulit, kasama po yung likod, pati yung side po. So hindi talaga kayo mababasa po sir. Tapos mga ilang seater naman po ito? Ganun din po, 3-seater po sa sir, isa sa harap, dalawa po sa likod. Malawag din po yung compartment niya sir, sulipin po natin. Yung ganitong modelo sir, naka-promo po siya ng 65,000. Daw gawa ng maganda po yung specs po natin, po pack po lahat. Loaded na po ito eh. Jump pack na po. Yun, 65,000. Fix na yun? Yes sir. Installment din di ba sir? Yes po, available through home credit po. Ito naman, meron din kayong mga demotor na e-bike. Tama po. Ito mga single units po natin. Battery operated po ito. So ang tawag naman po dito is Mini Passion po. Naka-promo rin po siya ng 35,000. May GB box na rin po. May available tayo ng GB box. Ilang kilometers naman ito eh? Yung ganitong modelo sir, ang maximum speed niya po is pumapalo ng 35 to 45 kilometers per hour. So pasok pa rin siya? Pasok pa rin po. Basta naka-helmet lang din po kayo for safety purposes. Kahit walang lisensya, kahit walang... Opo. Tama po kayo sir. Ayan, may mga kulay din. Color variants natin sir, meron tayong blue, white, gray, saka red po. Meron po tayo nito. May mga side mirror na rin. Kasama na po yun sir sa package po. Itong modelo na to sir, naka-promo rin po siya ng 35,000 po. With GB box na rin po ito sir. Ayan po. Pwede digital panel po natin. Ganun din po, makikita nyo sir yung speedometer, battery voltage po, battery level, signal lights logo, saka headlight po. Top speed? 35 to 45. So hindi siya pasok po ulit, no? Yes po. Basta naka-helmet lang po tayo sir for safety purposes po. Tapos meron din siyang keyless, tsaka may anti-theft din. Yes po, tama sir. Pwede ba makita yung compartment? Sige sir, pakita po natin. Ayan sir, maluwag din po yung compartment niya sir. Bukod pa po yun sir sa mismong switch. Breaker po ito sir. Bukod pa po yun sir sa mismong package po natin. Yun, talagang para talaga siyang motor. Ilaw, kaya ba ng headlight? Sige sir, try po natin. May high end load, lakas. Yes po, tama. Parang motor na rin po talaga. Signal light sir. Ayan. Busina. Itong modelo naman na to sir, tinatawag po natin K9 e-bike F1. So isa to sa mga una nating modelo po talaga. Pioneer tayo sa cart po na ganito. Normally ginagamit po talaga to pang deliver. So ideally, tubig, laundry. Ayun, pang business. Pang
business po. Ganitong modelo, sir, ang price po niya, sir, is discounted price is 63,000 na lang. 63,000. Promo price po natin. Top speed. Top speed po natin, sir, is 35. So hindi rin siya pasok sa lisensya. Yes po, sir. Cargo po talaga ito. So, register. Likot niyo po, sir, may dump po, cargo. Pwede rin po itong upuan. Upuan, tama, sir. Ilang seater to, itong toto sir? Dito, sir, maliit lang naman po, dalawa hanggang dalawa. Tatlo po. Sarap, sir, isa po. Isa lang talaga. Pangalan talaga business. Opo. Ito, natutupi sir. Pa ba yung gilid na ito, sir? Opo, natatanggal din, sir. Ayan, pakita po natin. Mga pambigas-bigas, no? Tama po. Para hindi sila mahirapan magkarga po. Nailangan din po ito, sir. Ano naman meron dito, sir? Ayan, controller natin, sir. Ayan po, isa kayong differential po natin, sir. Tapos ilang ano naman po ito, yung watts? Yung ganitong modelo, sir, is 1,000 watts na po ito. Taas. So, mataas na po. So, mga ideally talaga sa mga cargo. Para malasang hatak. Yes po, tama kayo, sir. Oh. Yung battery naman natin dito, sir, we are using a 48 volts, 32 ampere naman po. Pwede po siyang upgrade ng 60 volts, 32 ampere kung mas gusto po natin yung mas malakas yung torque or yung hatak niya po. Acid din. Ganon din po, lead acid type po, battery. Available na kulay? For this unit, meron po tayong black, green, saka ito po yung red po. Pinakamabenta rin. So ito, walang battery. Papakita lang natin yung mga ano niya, pictures niya. Okay. Ito may ano na, player. Tama po. May Bluetooth po siya. Radio, USB, SD card. Tapos naka-automatic wiper na rin po siya, sir. Digital panel, indicator po. Headlight po. Tapos forward and reverse. Ganun din po yung speed selector. Ito naman, sir. Wiper po, sir. Kasi foot brake din. Tama okay. Po. Ito naman, sir, na ito. Ito yung tinatawag po nating handbrake. Sa kabila naman, sir, may tinatawag tayong dual. Ano yun, ito sir? Ito yung pinaka-low gear natin, sir. Normally, ginagamit po sa, sir, sa mga paakyatan. Akyatan. Pag full stop lang tayo, sir, by pressing ito po yung preno, tapos release lang po natin to para mag-engage yung dual po paakyatan. Hindi siya pwede gamitin sa patag? Hindi po, sir. Hindi gagana? Hindi po. Gagana, sir, pero hindi siya ideal. Kasi low gear po talaga siya. Mabagal po. Pero aahon sa sir gradually. Kumbaga sa bike nasa pinakataas na. No? Kasi ito yung pinakaharap niya, may signal light, disc brake na rin. Hindi. Drum brake for this unit. Ayun. Tapos meron na rin ang matag dito. Ito sir, bull bar. Bull bar para sa protection niya na po. Protection natin po sa harap. Okay, last na sir. Bumili naman sila dito. So sa mga naghanap ng e-bike po or nagpaplanong maghanap or bumili ng e-bike, pwede po kayo or welcome na welcome po kayo dito sa 619B JP Rizal, Lamuan. Barangay Malantay, Marikina City. K-Net e-bike. So, nag-offer kami ng cash. Meron din kami credit card. Available din po yung mga unit natin through home credit. So, kung gusto nyo mag-installment, feel free to come with us. I-assist namin po kayo. Tsaka may service center. Huwag kayong matakot bumili. Tama po. Sa after sales service naman po, naka-lifetime service po tayo. Naka-free 1-year home service din po tayo. So, wala tayong oras sa after sales service, lalo na sa mga repairs, so home service. Kompleto tayo din sa mga walk-in technicians din. Ito sir, price range lang ng battery? Sa ganitong modelo, so sabi nga nila quality goes with the price. Mga unit natin na gano'n, maliliit, is nasa 8,000 para sa 48 volts 20 ampere. Sa mga 60 volts naman sir, is na nagre-range siya ng 10,000. Then ganitong modelo naman sir, 48 volts 32 ampere, nasa 12,000 to 15,000 pag in-upgrade ng 60. Pero matagal naman yung bago masira, diba? Tama po, ang battery taon. Lifespan niya is tama, nasa taon po. 2 to 3 years po ang battery lifespan po talaga basta natin. Basta ang advice nyo lang po sa nila, wag overcharge. Tama po, so, maalagaan natin. Dinidemo naman yun sir, upang delivery. Yeah, so, tuturuan naman kayo sir. Mga pros and cons po. Yun. Okay, thank you sir. Thank you po. Isa lang. Oh. Boto nyo po ako ha. Solid plastic. Apo. Tamada mo? Apo. Facebook and YouTube page. Facebook page. Papalaw na rin and pa-subscribe. Kaya nanin nyo po? Alfredo. Ano po kayo dito sa K-Night? Technician. Yan. Pitechnician? Technician. Yan. Pitechnician. Ayan o. Thank you po. Supporto, nilagay pa sa GB box ni Bossing. Siyempre. Galing ng pagkakadikit oh. Mukhang madalas na magdikit ng sticker ha. Dati po ba kayong nag-sticker? Yun, bagay oh. Salamat boss. Hanapin nyo na si kuya, magaling na ano yan, technician dito. Yung mga solid, nakita nyo yung bigayan dito sa K-Night. Kung may nagustuhan kayo, pwede kayong mag-inquire. Puntahan nyo na lang to. Lalagay ko na lang sa description yung location, tsaka contact number, tsaka sa Facebook page nila. Yung mga solid, maraming salamat sa pagsama dito sa K-Night. Yun nga pala, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, K-9
please subscribe tsaka follow kayo sa ating Facebook page, Solid Classic Bisikleta. Pa-pindot na rin nung notification bell tsaka subscribe button. Libre lang naman yung mga solid. Tapos pa-like na rin ang ating video. Kasi yung like nyo, malaking tulong na yun sa ating YouTube channel. Kaya yun lang mga solid. Maraming salamat. Peace out.